lest they drink and forget the law and pervert the judgment of any the afflicted. Give strong drink unto him that is ready to perish, and wine unto those that be of heavy heart. Let him drink and forget his poverty, and remember his misery no more. Open thy mouth for the dumb in the cause of all such as are appointed to destruction. Open thy mouth, sabay-sabay tayo, ready, go. Open thy mouth, judge righteously, and plead the cause of the poor and needy. Let's pray pa naman. Salamat sa inyong salita. Last chapter na po kami, Lord. We pray na malaman namin yung kalooban, even sa ganitong libro pa ngayon, Proverbs, na nadaanan, natutunan, na kompleto rin po ang aral dito. We pray na as we finish this, ay ma-appreciate namin yung katalinuhan sa events ng libutan. We pray na tindihan namin kayong may nakakalam ng lahat ng bagay. And as we learn from this book, Lord, which yung mga passages dito ay appreciate namin kayo, Panginoon. At magamit din namin ito sa aming araw na buhay. We pray for those lang, kayo po yung iningatan nyo po, maraming salamat po, but those people na biktima kung ano man ito, virus na yung Panginoon, even yung fears, virus, we pray na mitigate ito, Panginoon. Wala naman po, Lord, na corruption ang mangyari. Gamitin ito mga bagay ito, Panginoon, as wicked people are doing. Hindi naman ito bago. At we pray na kayo po ay hindi maadlangan. Kung maadlangan, Panginoon, ay makagawa ng paraan. Hindi maadlangan yung gawain, Panginoon, soul winning at preaching, Panginoon. So, mga bata rin po, Panginoon, makapag-enroll, maka-adapt, Panginoon. Hindi sila nakakalabas, Panginoon. Hindi ma-apekto ang kanilang well-being sa ganitong bagay, Panginoon. So, patuloy niyo po, Lord, magalingin mga pag-pray, Lord, Nanay Baby, Lord, Brother James, Lord, naramdaman niyo lang sa kanyang tenga, Panginoon, huwag naman ito maging permanente. Ma-restore ito, Lord, basta dito, Panginoon, na humingi natin minsan-minsan, balik-balik, okay, na malakasin niyo po siya, restore mo. Kasi sa mga bigay si Panginoon, na alalaan niyo rin po, Lord. Kailangan niyo rin po, Lord, ang mga aming mga trabaho, Panginoon, na maging maayos at business yung naman ito. Yung malalati, in Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay, patapos na tayo. So the words of King Lemuel, the prophecy that his mother taught him. So ang mga paalala natin sa 30, ganyan din nag-umpisa, no? Sa 30, the words of Agur, the son of Jake, even the prophecy, the man spake unto Itiel, even unto Itiel and Ukal. So again, ulitin natin, na sabi dyan, prophecy to. Ang mga bagay na dito ay prophecy. So, pag tinignan natin dito, wala namang panghuhula. Again. So kasi nga, prophecy is just words of knowledge. But especially, ayun yung pinoproclaim. So, dito, ganun din. Prophecy. Okay? So, hindi laging hula ang prophecy. Okay, ito, medyo parang pagbinasa nyo, ano ba ito? What, my son? What? The son of my womb? What? The son of my vows? Ano yung sabihin yan? So, kahit sa panahon natin ngayon, eh. Pag sinabi mong, what? Anong isa mong sabihin sa tao? Tinatanong mo, ano ba? Ano? Ano sabihin nun? Tanong. Pag ba tinatanong mo yung tao, minsan gusto mo siyang ma-consider. Okay? Bakit sinabi my son, the son of my womb, the son of my vows? Parang ina-iterate lang niya na, uy, anak kita. May sabi dito, yun. His mother taught him. So again, ang mga nanay po, yung mga lalaki, kasama rin ng mga bata, but especially yung mga nanay, ito naggagabay dyan eh, hanggat halos every moment of your life. Yun nga, yung pag-ideal yung setup nyo, ha? Iba kasi, hindi rin eh. So, ideal setup, at yun yung nanay, yung stay yung mga bata. Kaya malaki yung responsibility ng mga nanay, kasi ikaw yung makakapagturo sa anak mo,
Ano yung dapat nang gawin? Kasi marami yan, hindi lang naman sa ganitong set. Ah, kailangan mag-set up tayo ng table. Hindi na yan. Sa everyday, kahit nakaupo, nakahiga kayo, tinuturuan mo yan. Okay? Kaya I believe, yung sinasabi itong my son, inuulit-ulit niya kasi nga, parang makinig talaga yung bata. No? Sinulat pa niya dito, ba din nalang dinaretso? Pero yung mga ganyang, hindi lang poetry yan, basta ano yan, yan, pag binabasa natin, iintindi natin, talagang nag-a-appeal siya sa anak niya. Uy, anak kita, anak na ng aking kapupunan, inuulit pa eh. Ini-emphasize niya, ibig sabihin, son of my vow, so ibig sabihin na parang pinapakita sa atin dito, itong nanay niya ay medyo mananampalataya din talaga. At ito ay siguro, naalala ko rin si Hannah, di ba, ang ginawa niya. Naalala si Hannah, naalala. Sino ang anak ni Hannah? Sabi yung panganay, pero marami pa siyang anak. Di ba, nung una, hindi siya magkaanak. Tapos nangako siya sa Panginoon, sabi niya, Panginoon, bigyan niyo lang ang anak, yung lakang anak. Bigyan ko sa iyo yan. Ibig sabihin, talagang magliligod sa'yo. Eh, mga priest din sila kasi. So yun, inaalay niya si Samuel at ginamit naman talaga ng Diyos. Amen. So parang sinasabi sa atin dito si Hannah tuloy. Itong si Lemuel, inanay niya, isang ang tawag dito, devoted na mananampalataya. Kaya siya ay, hindi sinabi kasi dito, pero yun yung nakikita ko. Minsan, ganun yan eh. Ganun ba kayo mga nanay? Yung habang pinapanalangin yung mga anak ko, Lord, si Jana po, ingatan niyo po. Maging ganito lang si Jana po, gagawin ko ito para sa inyo. Ganun eh. Ganun yan. Stephen po, Panginoon, sana. Kasi nanay. Okay. Okay, so ngayon, ito na yun. From here on, ito na yung mga talagang sasabihin ni Mother Lemuel sa kanyang anak. Okay, so sabi dito, hindi na po ito bago sa Proverbs. Okay. So, give not thy strength unto women. No? Paano mo bibigay yung lakas mo sa babae? Pwede ba yun? Paano? Pwede, attention mo. But sabi dito, nor thy ways to that which destroyeth kings. So yung babae daw, kinumpara sa isang bagay na sumisira. Aba, hindi lang bastang sinisira nito, hindi lang ordinaryong tao, mga hari. So obviously, ang hari ay kaya nga protektado yan. Hindi yan malalapitan ng sino lang. Kasi potato yung posisyon niya, pag siya bumagsak, ano nangyayari? Pati yung kingdom, bagsak. So kahit yung presidente natin, nakita niya naman yan. Meron no? Niyang PSG. So, mayroong isang dedicated na grupo para lang hindi siya mapapatay. Mga ganun. So, pero hindi na-describe ito sa verse 2 and verse 3. Sumisira daw ng mga hari. Ano to? Hindi to. Ano kaya to? Mga babae sumisira ng hari. Malakas ang hari. Malakas ang lalaki. Ba't babae sumisira? Pinapayuhan ng masama. Wicked. Mga wicked ba babae? Strange woman. Yun, strange woman po to. Nabanggit natin na kailan ba yun? Kanino ba? Sa kay David. Basta nung isang mga preaching natin, si David, alam natin, di ba? Propeta, hari, a man after God's own heart, nasira siya. Nasira sa babae. Isipin mo, malakas sila, mayaman yung nasira siya. Okay, so, hindi ko alam kung sino itong King Lemuel. Mga basa ako dito mga nandito din nila, basta parang hari yan. Kasi again, yung Proverbs is collection ng mga wise sayings. So, kinumpay lang nila yan. Siguro nakuha yung sabi ng nabasa ko. Possible na hari yan sa ibang kingdom, hindi sa Israel. And then, siyempre, dahil napakaganda ng literature, kinuha ngayon ni Solomon, nilagay sa collection niya. Okay, pero sino man yan, nakikita natin dito, sumisira talaga sa lalaki daw, babae. So, kung sa babae,
sumira ng tao, ng lalaki, ano gagawin? Pero may kakayanan kayo. Gagawin nyo ba? Yan. Kung sa mga lalaki naman, papayag ba tayo, sirain tayo? Nakita na ba kayo ng nasira ng babae? Dami yan. Si Dave, si David, si Solomon, din sa dito, marami, mga pastor nga eh. Okay, kaya, give not thy strength unto women, nor thy ways to that which destroyeth kings. Okay? So, bukod sa babae, sinasabi lagi ni pastor dito, tatlo daw F yan eh. Sumisira sa pastor daw. F, tatlong F, yung female, finances, saka fame. Mga pastor daw. So, pwede natin i-apply sa atin yung kahit di ka pastor, di ba? Alam mo na, maging matalino ka, eh mga pastor, sinira na, tapos ikaw pa. Okay? So, yun lang gusto ko sabihin doon, kasi dito medyo babaling sa isang bagay na naman. No? So, bukod sa babae daw, na strange woman, di ba, ibig sabihin, hindi para sa'yo. Ngayon, yung babaeng maayos, so, okay yan. Palakasin kayong asawa mo mismo, iiwas ka dyan sa strange woman. Dapat, ha? So, pangalawang bagay is inom naman, inom. May sinira na ba ang alak? Madami rin. Nasa statistic nga yan, eh. Pag finish daw nila, aksidente. Madalas, ang laking percentage dahil nakainom. Kaya sabi ng kanyang nanay, sabi, it is not for kings, O Lemuel, it is not for kings to drink wine. Inuulit-ulit pa. So again, obviously, yung tinutukoy dito, sinabi dyan, nor for princess strong drink. So alak po yan, hindi yan juice. Okay, again, sa Bible, ang wine is pwedeng juice, pwedeng alcoholic, pwedeng hindi. Pero yung alcoholic, hindi yan sa'yo. Pag hari ka, ngayon, hari ka ba, Joshua? Hari ka ba? Ha? Hindi. Si Stephen, hari ka ba? Peter, hari ka ba? Brother James, hari ka ba? Ba't si Brother James hari? Kasi King James. Masahin natin. Where's Peter? King James eh. May basa po, ready go. But ye are a chosen generation, a royal priesthood, and holy nation, and a peculiar people, that ye should show forth the praises of him who hath called you out of darkness into his marvelous light. Sinong kausap ni Peter? Kristiyano. Kristiyano ba kayo? Sabi dyan, kayo ay piniling, hinirang na henerasyon, mga paring saserdote, mga haring saserdote. Yung sinabing royal, royal family, di ba? Yan ang kanilang ano eh. Anak, tatay, hari. Anak, prinsipe. Pag namatay yung tatay, hari siya. Sinabing royal, hari yan. Yan pa. Sige, mayroon pang isa. Inulit pa yan ni, ano? Sino ba yun? Galatians 1:6. Ibasa, ready, go. Be us kings and priests unto God and His Father. To Him be glory and dominion forever and ever. Amen. So, di yun, nabagin natin lahat tayo naglalapit sa Diyos. So, we know ka. Natin sa ating lesson sa Baptist District Team. Pero hindi ka lang priest. Sasabi dyan, ikaw ay? Nangahari. Nangahari ka ba? Ikaw, hari ka ba? Ikaw, hari ka? Ikaw di? Hindi yata nakikinig tong dalawa eh. Siguro, kala niya. Ayan. So, tama yan. So, hindi literal. Pero,
literal din kasi ibig sabihin, ante, kasi ginawa tayo. So hindi ka hari, pero nung naging anak ka ng Diyos, anak ka ng hari. O ano ka? Hari ka. Okay. Dududa ba kayo? Hari din kayo. Okay, wala nang malala. Pero kaya sabi dyan, kaya kung hindi para sa hari ang uminom, iinom ka ba? Okay. Anyway, may haring umiinom eh. Yun nga, ibig sabihin, hindi para sa. Uminom ka, parang tinuturing yung sarili mong hindi hari or well, sasabihin nga actually dito eh. Ito yung actually sinasab, ginagamit ng mga lasinggero na diyan, excuse, di ba? Ay, mayroon sa Bible na okay lang uminom. Basahin nga, basa. Wow. Lest they drink and forget the law and prefer the judgment of any of the... May advance kayo eh, sorry. Okay lang, sige. So hindi lang para sa hari ang pag-inom kasi pag sila yung uminom, so nakita nyo yung lest, di ba? Again, negative yan. So, sila yung uminom, makakalimutan nila ang batas. Kahit gaano katalino yan, mga matalino yan, kahit paano eh. Alam niya yan, magaling yan dyan. Mabita nga yung mga yan, di ba? Nakita ng politiko nagsalita sa ano. Nako, alam na lang talaga yan. Pero pag isa yung nakainom daw, ano na? Makalimutan or pervert. Ano yung pervert naman? Ano yung pervert? Baliktarin or sirain or pag siya yung pervert, yung talagang twisted, kalokohan na yan. Parang ito yung maayos, binaluktot mo. Tama ba? May gusto. Gusto mo. Basta, kaya yung bakla, ang tawag dyan, pervert, di ba? Kasi lalaki, ginawang babae. Pero may gusto. Tingnan natin yung... Balikta, di ba? From what is good or true, yan. Misdirect. To cause to turn aside or away from that is generally done. Okay. Misuse, misinterpret, twist. Okay. Twisted, yeah, pwedeng yun. Kaya yung mga bading, ano tawag nila sa mga? Ano tawag nila sa hindi bading? Straight, di ba? Ano sila? Crooked. Crooked. Kasi nga, yung straight, taretso lang yun, maayos yun, lalaki. Alam mo yun, lalaki. So ba, yan. Eh, pagbakla, hindi mo alam. Kaya, lest they drink and forget the law and pervert the judgment of the, if any of the afflicted. So, medyo ba't siya kumiling sa afflicted? Ba't di na lang niya pervert the judgment? Ganun na lang. Kasi nga, madalas sa hindi, ang kailangan naman talaga ng ruler, di ba? Punta ako natin, medyo, alam mo na, malakas ka naman, may sarili kang gate, sarili kang barrel, wala lang sa yung mga api, di ba? So, madalas sa hindi, ang naredihado yung mga mahirap. Or kahit yung mahirap, basta ikaw ay na, medyo na alanganin ka, di ba? Kaya ngayon, kaya sila yung medyo binida dito, kasi yan, so, mga bata, sila yung madalas maabuso kasi nga, walang kayanan, di ba? Yan. Kaya yun ang doon siya nag-killing. Ang mga hari, ang pinagtatanggol mo dapat yung mahihina. Kaya kahit yun, mga bata, mahilig superhero. Bakit mga superhero gusto natin? Mahilig natin, naapi tayo. Ay, ang galing, superhero. Tagapagtanggol. So, ang ruler daw, sa halip na pagtanggol niya yung mga mahirap, mga mahina, pag ay nakainom, ay bahala sila. Nung pakialam mo sa kanila, kahit yun ang trabaho niya dapat. Nakita niyo gano'ng kasira, nakakasira yung alak. Yan ang sinabi sa Bible, ha? Hindi yan sinabi, okay lang uminom. Kailan pa naging okay makalimutan mo yung batas? Hindi okay yun. Babalik na rin mo yung judgment. Ang Bible lang sabi niya, kaya pag may nakilala ko, nagsabi lang, okay lang yan, konti lang, konting inom lang, konting kalimot lang, konting perversion, gusto mo?
Huwag ka nang uminom. Ngayon, pag may kilala tayong manginginom, magawin natin. Umiwas ka na. Huwag mong gayahin. Kaya mo ma-influence, di influence mo, pero pag hindi kaya, umiwas. Bukod sa mapait yan, di naman masarap yan eh. Nakainom din ako yan eh. Naisip ko, ano man na? Ano man na? Naisip ko, ano nagustuhan nila dito sa alak, napakapait? Ibig sabihin, sobrang ano na yung utak mo, kaya uminom. Ngayon, yung mga kabataan, ganun. Kasi nga, mga balga-balgada. Kaya itong mga to, walang balgada to eh. Ikilala akong pastor, tinuon niya eh. Eh, binigyan niya ng cellphone yung anak niya. Wala yun ha, homeschool yun. Binigyan niya ng communication sa mga kapwa-bata din. Yung kung ano-ano palang pinag-uusapan. Asal na asal yung pastor. Kaya itong mga ito, parang gusto ko lalay kulong. Nabait naman yung mga yan. Kaso minsan pag nakaharap ko natin sa YouTube, di ba? Minsan kahit laro yan, minsan nagbumura. Okay, so iinom pa ba kayo? Ito yung sinasabi nila, okay, pa muna, bigyan mo sila ng alak, oh. Okay lang uminom. Hindi po. Give strong drink unto him that is ready to perish and wine unto those. Oh, may heavy heart ako eh. May problema ako, iinom ako. Noong una ko nakita to, parang, oh man, napaano rin ako eh. Napatanong ako eh. Ba't ganun? Ba't sinabi ng Bible to? Pero again, pag kinuha mo yung context, ay, ano na natin? Psalm 107, let him drink. Uy, hayaan mo lang. And forget his poverty. Nakakalimutan mo ba yun? O pag na, ay, nahirap ka rin. And remember his misery no more. Uy, ang lungkot ko, inom ako. Ay, nakalimutan ko na. Pero pag-ising mo, nawala ba yung problema mo? O lalo na dagdagan. At dagdagan kasi nasayang na naman yung pera mo, nasayang yung oras mo. So bakit sinasabi ngayon ng Bible na bigyan mo siya ng alak at bayaan mo silang minom? Yan ang tanong. Sige, sino? Kung masamang uminom, ba't sinasabi ng Bible na hayaan mo, bigyan mo sa kanila yan? Hayaan mo siyang... Yan, totoo yun. Ano nga ibig sabihin? Matay na sila. Okay, ang tawag dyan is ano, parang ano din. Tawag dun. Kalimutan ko na tuloy. Figure of speech yung particular. Rhetoric, parang ganun. So pag binasa mo to, malinaw ang utak mo. Rhetoric, di ba? Kung matino yung utak mo, iniwas mo sa hari, kasi makakasama sa hari, tapos binigay mo sa iba, at kaya sinasabi ko sa inyo ngayon, hari kayo, eh, hindi mo nang hari, ako yung may problema. Ako iinom. Yan, natawa kayo kasi mali. Kalokohan yun. So, minsan may ganyan ng Bible eh, rhetoric. Na, inaasal kayo para hindi ka na, ano, payag ka ba na ikaw yung ready to perish? So ngayon, kung hindi mo gagawin sa'yo, gagawin mo ba sa iba yon? Hindi rin. Ano mo, ah, sino mo pala dyan? Bibili ako ng alak para sa kanila. Hindi, kalokohan yun. Ay, may tira akong alak. Tapo mo na lang. At maghahanap pa ng taong ano dyan. Ano ka? Ano yun? May ang tawag dyan, rhetoric, yung parang mag-iisip ka na... Na ganun. So, yan. So, ang nakakatawa naman itong mga loko-loko din. Yung Bible, minsan para silang nabibitag eh. Galing eh. Pag ginamit mo yan, alam mong, alam natin na hindi niya naintindihan yun. So, parang inaalala ko talaga yung Calvinist, di ba, yung ginamit yung Psalms 58. Sabi dun sa Psalms, ang mga bata, pinanganak pa lang, nagisinungaling na. Alala niyo ba yun? Eh, di ba nagsinungaling si Shana? Nagisinungaling ba siya na? Eh, sinungaling? Di pa marunong salita eh. So,
pag ginamit mo yun, alam natin na wala kang pangunawa. So, ganun din dito. Okay? Hindi yan sinabing i-allow sila, hindi yan i-allow. Ginagamitan lang tayo ng ano, rhetoric. Okay? Hindi mo, hari ka ba? Okay, alam. Ikaw, hari ka ba? Ikaw, Hana, hari ka ba? Ayan. So, figuratively, di ba? Anak ka ng hari, anak, hari ka rin. Now, open thy mouth. Judge righteously and plead the cause of poor and needy. Again, ito'y hari, di ba? Kaya, but open thy mouth. Anong kinalaman nun? So, ako po ay medyo, ano, di ba, mayayain nga ako dati. Pero ba't ka nagpastor? Ang baliktad, ha? Hindi yan, nasa linya yan, ha? So, sabi ko nga sa inyo, kasi nakita ko, natuwaan ako ng maganda. Sayang naman to kung nasa rilining ko lang, di ba? So, pwede ko din naman sa rilining, pwede yung ibang ministry. Pero, ayaw ko, ito ako dinala, eh. Kulangan ka rin sa ginagawa ng iba. So, sino gagawa nun? Hindi ka naman. Ang hirap naman ito, pagtulakan yung iba. Papakailan mo yung ministry nila. Mahirap din yun. So, ikaw na lang. Diba? Kaya ito, hari ka. Imagine mo kayo, mga hari kayo. Sa inyo din to. Kaya dapat lahat tayo ay soul winner. Dinihiya ako eh. Open thy mouth! Hindi ako ma-open thy mouth. Judge righteously. And plead the cause of the poor and needy. Again, yan ay mainly sa hari nga, sa mga leader. Pero, kung soul winner ka, alam mo yung salita ng Diyos, parang siya maliligtas, hindi mo kasabihin. Hindi naman ako, hindi mo kailangan maging haring, ano, official ng, hari ka na nga eh. Anak ka ng hari. Ano yung sabihin ng plead the cause of the poor and needy? Ganun din. Yung kausap namin kanina, nakakaawa eh. Biro mo, lasing pa, sabi ko, hindi ko nakausapin to. Sa puso ko lang. Eh, medyo okay naman. Sige na nga. Naamoy ko eh. May alak. Mayroon pang ano eh. Dala-dala pa yung long, ano yun? Long neck? Lucky eh. Kaya naisip ko, kawawaan itong mga to. Kaya paus-paus na ako. Sabi ko, magdikit-dikit na sila eh. Ayaw eh. Kaya, sa distancing. So, grabe, di ba? Lifted na ba? Yung huli ko, punta sa Pure Good, nakasarado pa eh. Ngayon, okay na naman. Sa inyo. Pero yung may mga lokolong ngayon. Kung sinong ano eh. Ganyan lang naman yan. Kaya sorry ha. Sana makakuha nyo ako. Yung iba kasi hindi nakakaunawa rin. Yung mga batang, mga baguhang Kristiyano. Yung mga natin gustong sumuway eh, di ba? Pero yung mga ganyang bagay, nakikita ko kung saan sila eh. Napag-usapan nga namin. Ba't yung jeep bawal? Yung bus na saradong-sarado, pwede. Wala nang logic eh. Tapos nakita pa rin namin, mag-asawa, nakaangkas, meron pa siya. Kaya nakikita ko rin sa Facebook yun, tawa ko tawa. Isip-isip ko lang, sino gagawa nito? Tapos nakita namin kanina. Ang daming kalokohan ito mga ito. Kaya sino nga magpi-plead sa cause nila? Yo, basta, eh, mag-ano ka, gobernador ka, para hindi nga kailangan yun eh. Eh kung mag-gobernador ako, mag-mayor ako para matulungan sila, di ang laking kalokohan nun. Kasi una, hindi mo magawa yun basta-basta, ilan tayo. Pero pag soul winner ka pala, boom, pasok. Hindi mo kailangan gawin yun. Ano ka, doktor, programmer, doesn't matter, pwede kang, you can do this, amen? O, kung soul winner ka, pasok na. Open your mouth, judge righteously, plead the cause of the needy. Kaya ang galing ng Panginoon eh. Kung alam, matutunan lang natin ito eh. Ang na-imagine ko, ang daling solusyon ng problema ng mundo eh. Kaso nga yun, may kaaway din. Biruin mo yan.
Hindi ko na imagine 'to eh. Imagine ko dati nung nasad ko nung simula tayo, ano kaya mga pwede natin ma-encounter na problema? Hindi pumasok sa utak ko. E sabi ko, maging masipag ka lang eh. Eh ngayon, paano? Hirap eh. Anyway. Tuloy pa natin. Tatlo na lang. Okay, so start ng 10, ito na, nagbago na. So iba na to, kaya hindi natin binasa to eh. So nag-shift siya sa isang parang part na dinidescribe yung sinasabing virtuous woman na again, ideal to, walang ganito. Kaya sana ganito kayo. Kaya niyo ba to? Nanay, ganito ka ba? Mom Joanne. Tingnan natin. Isa-isay natin. Ang isang, pag sinabing virtue, ano yung ulit yan? Virtuous. Pag sinabing virtue lang, isang katangian na maganda. At talagang kahanga-hanga. Kaya daw ang babae daw na virtuous, ang presyo niya, hindi siya binibenda. Ibig sabihin lang, mahalaga. Talagang valuable. So alam niyo ba yung rubies, mga bata? Hana, alam mo yung ruby? Ang daming pangalan, ruby, di ba? Sinabing ruby, diamond na pula. Ang ganda daw niya, kasi parang dugo daw yung ano yan. Kulo, tapos syempre kumikinang, lalo pag napalish. Ang mahal niyan. Huwag na kayo magnais yan, nagagawa na nila yan ngayon. Sa laboratory. Kaya nagtataka ako, nakabili na akong ano, diamond dito eh. Muna na kasi to. Yes. Oh, sinasabi minute lang nila yung pressure, yung heat. Yung ngayon, nagawa mo na halos lahat eh. Okay, tingnan natin ha, yung dalawang nanay natin. Ideal lang to, yung mga babae. Sa mga lalaki naman, maghahanap kayo ng babae, na pangasawa, itapat ko rin dito. Again, walang perfect. Hindi ka makakahanap ng ganito. So, natin din yung ibig ideal, di ba? Sinabi yung ideal, perfect. Walang ganun, pero at least itapat natin doon, yun yung ating target. So, hindi target na ano, kasi na, sure, yun yung perfect. Standard. Hindi natin susukatin yung iba. Okay, so ito, number one. The heart of her husband that safely trusts in her so that he have no need of spoil. Ano yung spoil? Muna. Madalas yung sinasabi doon sa mga labanan, di ba? Pag nalo sila, they have the spoil. Ano yung spoil? Natira? Hindi lang natira. Mariyarian. Pag sinabing spoil, di ba? Bakit tayo? Tinatawag natin spoil tong si Shana. Ano ba? Tatlong ikaw. Kapares. Marami, sobra-sobra. Sa gera, bakit spoil na tawag doon? Kasi hindi naman sa iyo. Hindi. Dahil nanalo kayo, pupunin nyo na yun para sa sarili nyo. So, yung spoil is parang sobra-sobra. Okay? Pero sabi nito, pag yung babae daw, maayos, virtuous, hindi mo kailangan ng masyadong maraming pera. Diba kaya misa sabing mga girlfriend daw na high maintenance, alam niyo ba? Pupunta tayo sa ano? Nako, dapat nakakotse ka. Mo lagi. Ay, birthday niya, hindi pwedeng ano 'yan. Kanto-kanto lang bilang mo ng soft drinks. Hindi pwedeng gano'n. Kopya. Kopi. Dapat may ano 'yan, diba? Sabi. Pero busog naman kayo daw sa kopya. Ganun, so ano nakita natin dito? Yung babae na yun, again, kanina, yun ba yung babae rin sumisira sa hari? Pag ang asawa mo maaksaya, ang asawa mo yun na, maaksaya, hindi na, may budget na tayo dyan, ano nangyari? Bumili pala ng mahal na ano, hindi naman kailangan. Diba? So that's number one, matipid, mapagkakatiwalaan, kaya hinalo dun eh. Kasi ang babae nga yung nasa bahay, syempre, bibigyan mo ng budget, anong pinagkakatiwala mo? Pera.
Kaya dapat ang pagkakatiwalaan sa pera. Ang yan ay napagkatiwala sa pera, hindi mo walang sobra-sobra dyan. Sold na agad dyan. Okay, pag marunong yung magluto, hindi yung bibili lagi sa restaurant, nakakain natin, nakakain tayo. Kano kailangan mo? 500. Bagay, kung marami kayo, okay, magkano ang budget natin? Ang ganun, 500 sa isang araw. Kasya mo sa inyo yun? 500 for 3 days. Oh, tawad dun si Ma'am Joan. Bagay dito, sa brother, ikaw ba lagi nagluluto? For 3 days. Sa luto. Sa tanim na lang yun. Uy, oh, galing. Mas magaling yun. Harvest na. Tama yun, lalo sa panahon ng crisis. Pasok. Ano, may space tayo dyan eh. So ngayon, minsan di naman ano, wala tayong lugar. Ibig sabihin, dumidiscarte si Mrs. Para si Mr. naman, yung ibang pera siyempre, malaan sa ibang bagay. Natutunan ba mga bata? Next. She will do him good and not evil all the days of her life. So meron mga babaeng ginagawa ng masama yung asawa nila. Kaya nga sinasabi dito eh. So, pero dapat, huwag mong gagawin ng masama. Ano ka ba? Yeah, obviously, ganun din sa lalaki sa babae. Eh. Sige, tuloy natin. She seeketh wool and flax. Anong pinagkaya ba ng wool and flax? Yung wool galing sa sheep, yung flax galing sa... Alaman niya. Okay, plant mix sa... And work it willingly with their hands. Ibig sabihin ito, kasi dati sa kanila, talagang sobrang tandang, ano, sila gumagawa ng damit. E tayo ngayon, mag-shopping ka lang, extrang barya lang, makakabili ka na eh. Kami nga. Oo nga, kami nga ngayon, parang laki ng tipid eh. Kasi nga, lockdown eh. Hindi kumakain sa labas, di kailangan ng kailangan mo ng ano, damit. Paano sa damit? May damit pa naman eh. Yung mga sapatos ko, di nagagamit. Okay, so ibig sabihin, masipag. Yun lang yun. She's like the merchant's ships. She bring it her food from afar. Again, sa unang ano to, panahon. So si nanay, mabuti nga ngayon, isang tawid lang. Ay, talipa pa na. Pero minsan pag tinamad ka rin, di ba? Ang haba naman. Kaya gusto ng bike niyan eh. Okay din naman yun. Ay, tatlong gulong. Wala nang nangitang ganun eh. So, ito may naging masipag. Minsan, gusto mo sariwa yung ano, lulutuin mo, kahit dun sa malayo, puputahan mo yun. Yung ibang mga bahay, ganun eh. Nag-uusap, nakikinig kong ganyan. Saan ka nakakuha niya? Dito, wala. Dito pa ako kumuha. Kukunin nila yon. Pag gusto nila yung ingredients talaga na hindi sila content na ano, gusto nila yung pamilya nila makakain ng masarap. Okay? So, yan. Nakakuha niyo ba mga babae? Ano lang ano daw na babae? Masipag. Tuwan-tuwa ang asawa mo sa'yo dyan. Laging masarap yung ano, smura pa, sangkap pa. Iba-iba pa. O ano ngayon? Chinese dyan. Hindi natin, nag-aaral naman yan. French food. Yan. Okay, so dahil ganun din sila, wala rin silang bike, wala rin silang ano. She riseth also while it is yet night. Ta-travel pa siya eh. Maagang gumigising. Ganyan ba yung mga misis natin? Oo ba eh. Sabagay, pag nasa edad na kayo, she riseth also and giveth meat to her household, again, pagkain, and a portion to her maidens. Ano yung maidens? Mga katulong na babae. Ibig sabihin, pag ikaw yung boss, ikaw yung provider. Ano pa ba tayong oras? She considereth a field and buyeth it with the fruit of her hands. She planted a vineyard. Sipag talaga. Ayan, home job. Vineyard. Lagi tayo, ganoon dito. Ay, shopping mo itong mga to.
Hindi, hindi yun sa kanila rin yan eh. Talbos. Mga talbos, mga tomato. Ga. Maringay. Hindi ka na magugutom. She girded her loins with strength and strengthened her arms. Ano yung sabihin niya? So again, ito yung mga dakilang babae, hindi katulad ng ibang babae. Papahaba ng ako, pipiltuhan. Isa na, mapanood ko na sa YouTube eh. Different kind, so ano? Nail art. Ha? Nail art. Sari-sari yung ano, ano ba to? Sayang, ito yung babae, dapat ano, malakas. Diba? Kasi nagtatrabaho. Kaya yung mga asawa nito, sarap ng buhay. Sabi, may panahon din sa ibang bagay. Pusada ba natin to? Hindi na muna, no? I-delay natin. Next week na natin tapusin. Okay, basta yun ang idea niyan. So, naumpisa lang natin. So, si Hannah, dadaan ng kanila. Masaya sa church, di ba? Yung sabi siya, wala ako nung kaya nung bata ako. Ito, mapalad itong mga to. Hindi niyo matututunan to sa iba. Yung iba dyan, kahit yung mga Baptist, ganun din eh. Iko-quote pa kung sino-sino mga sinabi ni Charles Ford. Kaya mo pa yun. Andyan eh. Kompleto na tayo. Kaya yung mga hahanapin pa kung sino yung taong yun. Hindi naman maayos pala. Itong Bible, sigurado to eh. Kasi ituloy natin ha. Matay natin siya na. Maging ano to, virtuous woman. Dala ka ng jacket. Itong mga to, matibay na to eh. Sige. Let's pray, Panginoon. Maraming salamat sa Robert, Panginoon. Matapos na namin, pray na palain yung word kami. And sa next din po, Lord, sa Revelation, sa End Times, na po panahon din po, Panginoon, as early as now, Panginoon, mga bata. Even kami, Panginoon, maintindihan namin ang yung timelines, end times. Na kapaganda kami, maintindihan namin din ang mga kumikilos, Panginoon, bakit may mga kalokohan or kaluloko, I mean. Sa mga bagay nito, I believe dahil na importante itong mga bagay na to, maintindihan namin kung ano yung sinasabi talaga yung salita. Upang kapagandaan namin yung mga darating, Panginoon. Ganun din po, Lord, sa aming mga trabaho, Panginoon, sa the next week, Panginoon. Ingatan niyo po mga masakit, Panginoon, sa nanay baby, Lord, na maabutan niyo po, Lord, yung mga kanyang mga anak. At Pastor Lito, Lord, ganun din po, Lord, kalakasan, mga desire niyo sa puso niyo, Lord, magawa niyo pa, Panginoon. At si Nanay Daisy, Panginoon, at si Ate Mina, lalaanan niyo po, Lord, mga kasama namin na takot sa virus, Panginoon. Magtiwala nawa kami sa inyo at mas magtiwala kami upang events sa ganitong panahon, gumagawa pa rin kami, Panginoon, nag-iipo kami ng reward sa langit, Panginoon. Yung malulating Jesus name we pray. Amen.